What's up, mga bro? Okay, mga bro, dito naman si Laretic. Muli na naman magbabalik upang mag-ahati na naman sa'yo ng kunting kalaman patungkol sa ating mga fishhacker, mga bro. Okay, bagong lahat ay meron tayong shoutout na naman, mga bro. Bali, ilan sila? Tatlo. Okay, simulan na natin yung shoutout natin. Shoutout muna kay Rengendary TV. Yan. Shoutout sa iyo, idol. Kay Joey and Brenda Malonso from Concepcion, Tarlac. At kay Joseph Bautista from Camiling, Tarlac. Okay. Shoutout po sa inyo. Yan. Maraming po salamat sa inyong panonood at suporta sa channel ni Laretic. Yan, maging din po sa ating mga subscriber, mga viewers po natin, maging din po sa silent subscriber natin at sa mga viewers na laging nanonood. Okay, nung nakaraan, mga bro, ay nag-troubleshoot tayo ng fishhacker. Mayroong nagpaayos sa atin dito. Kaya ngayon naman, dadako naman tayo sa ating actual connection ng ating fishhacker, mga bro. Okay. Punta na natin, mga bro, yung actual connection natin. Okay, mga bro, nung nakaraan ay nag-troubleshoot tayo ng mga fishhacker at nagpalit tayo ng condenser, mga bro, sa mga nagpa-repair sa atin. Ngayon naman ay i-share ko naman sa inyo kung paano yung actual connection ng ating fishhacker. Okay, mga bro, simulan na natin. Itong actual connection na ito, mga bro, ay para sa mga newbie, mga baguhan, o mga nagtuturo pa lang gagawa ng fishhacker. Okay. Okay, mga bro, bali unahin muna natin dito sa ating primary, mga bro. Unahin natin, mga bro, dito sa ating positive. Ayan siya. Tapos duman siya dito sa switch. Ito siya, mga bro, yung switch natin, oh. Ayan. Okay. Pagkadaan niya sa switch, mga bro, ay na-connect siya dun sa unang dulo, mga bro. Yung kumbaga nung ni-rewind natin ay yun sa unang latag niya ito, mga bro, ng pagka-rewind. Tapos sa pangalawang dulo ay nasa kwan na siya, pang-ilalim na platino. Okay, mga bro, dito naman tayo sa ating negative. Ito yung negative natin. Yan. Nakatap siya dun sa pang ibabaw na platino. Ito. Ayan siya, mga bro. Ayan. Sa mga nagtatanong pala, mga bro, kung hindi raw ba nakadikit ito. Bali, hindi siya totally nakadikit ito, mga bro. Mayroon siyang allowance na 116 o 18 para maglaro siya. Pag nag-magnet, gaganon siya. Ilaro siya pag umaandar. Okay. Ngayon naman, mga bro, ay dadako naman tayo sa connection ng condenser. Ito. Bali, yung negative ng condenser natin, mga bro, ay nakatap dito sa ating negative. Galing sa battery. At yun namang positive ay nakakonek sa
pang ilalim na platino natin mga bro, positive. Positive itong unang dulo, ibig sabihin yung pangalawang dulo ay positive rin kasi yun ang dulo nito. Unang dulo ng magnetic wire. Okay. Para naman sa ating capacitor mga bro ay ang pagkabit niyan dito ay yan, baliktaran niyan mga bro. Kahit alin diyan. Kahit alin sa dalawang wire na ito. Kasi ito mga bro ay easy capacitor mga bro. Non-polar siya. Hindi katulad ng condenser na bipolar. Mayroon siyang positive at negative. Okay. Bali ang haba naman ng core natin na ito mga bro ay 4 inches. Itong core natin. Bali ang primary natin na ito mga bro ay nasa 4 na layer ito. Itong ginawa natin na ito na suman. Okay. Dako naman ang tayo dun sa ating secondary. Dito naman mga bro sa ating secondary ay ito yung unang dulo natin. Yan. Ito yung ating rod. At yung pangalawang dulo natin mga bro, yung nasa bandang ibabaw na ito ng pagka-rewind, ito yung ating knit. Yan. Ganun lang kasimple mga bro yung actual connection ng ating fish shaker. Okay. Kung halimbawa naman kalawiti kayo, pwede nyo pagpalitin ito. Itong rod, pwede nyo ilipat dun. At yung net ay pwede nyo namang ilipat dito. Okay. Ayan siya mga bro, yung actual connection natin. Ayan. Para sa mga naguguluhan pa sa connection natin, ayan yung actual niya mga bro. Ayan. Ayan siya. Ganun lang kasimple mga bro. Okay. Ganyan lang. Bali dito pala sa secondary natin na ito mga bro ay nasa 10 layer yung secondary natin. Number 23. Okay mga bro. Ganyan lang yung ka natin. Actual connection natin. Para sa mga newbie o baguhan sa paggawa sa fish shaker o fish stunner. Okay mga bro, muli hanggang dito na lang muna at kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Larry Tech. Okay mga bro, ganun lang kasimple ang ating actual connection. Sana ay naintindihan nyo. At kung meron kayo hindi naintindihan mga bro ay i-comment nyo lang sa comment section at sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Hanggang dito na naman muli at maraming salamat ulit sa inyong panonood. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video ni Larry Tech. Okay mga bro. God bless.